Hi guys, good morning. This is Yoli Breeze again from Zest Gardens. And it's a beautiful morning today. And today, I would like to touch base with you on what is the result of yung pinagputulan nating, remember the philodendrons that we cut through the aerial roots, yung air layering natin. Kung anong nagiging resulta ng ating pinagputulan. Kasi alam ko, katulad ko rin noon, na pagminsan, pag medyo mahal yung tanim, parang ayaw ko siyang itouch. I just let them grow wild. But then, when I go into propagation, I learn that pagka medyo bata pa yung ating tanim, mas maganda ang tubo ulit. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo para huwag kayong matakot. I know everything is a risk, even in our lives, no? It's really a risk, but it's worth taking the risk. So, guys, I would like to share with you what happened last February 5, tayo nag-cut. And then today it's what, March 6 or 7. Hindi ko na masyadong na-track yung date, guys, kasi hindi na ako nagtatrabaho. Every morning I'm here in the garden. So hindi ko na alam kung anong pitcha ngayon. So anyway, after a month, ito yung nagiging resulta ng ating Pink Princess, ng ating Epi Premium Pinatum Aurea, at saka yung ating subhastatum. Okay. Guys, ito yung yung pinutol natin. Ito yung dulo niya, na alaala nyo nung February 5. Ito. Kaya tingnan mo, meron na siyang maliit na ito. Yan, lumabas na, ano? So in a month time, ito na yung nagiging resulta, guys. Hindi natin, kasi medyo may kamahalan ito. When I bought this one, this is 6,000 yung nanay, ano, yung pinagputulan. Talagang napakamahal ng Pink Princess. So ngayon, ito yung ating pinutol. At ito yung nagiging resulta in a 1 month time. Tingnan natin ngayon ang nanay, kung anong nangyari, yung pinagputulan natin. Guys, ito yung pinagputulan natin. See? I-close ko siya. I-close up ko ng konti, ha? So, ito guys, oh, dalawa na yung lumabas. Dito natin pinutol yung ating Pink Princess, ano? Ito yung naging suloy niya at meron pa rin sa ilalim. Remember, I told you na ilagay pa rin natin yung sphagnum moss. So, yun. Nandun pa rin siya, tinabunan ko yung aerial roots niya para magsuloy siya ulit, magbigay siya ng shoots, ano? So yan, meron na tayong dalawa. Yay! Napakaganda! So isa yung pinutol natin, ito yung ibinalik sa atin, dalawa. So guys, lesson learned, huwag tayong matakot. We will just do it with care. So guys, ito yung ating pinutol, si Epi Premium Pinatum Aurea. Ito yung dulo, ano, yung sa aerial natin. So ngayon, ano ang nangyari? Diba dalawa yung pinutol natin? Ito yung isa na tinalian ko. Oh, tingnan mo, may shoot na siya after a month. So basta nilagay ko lang siya sa 70% shade na hindi masyadong mainit. At doon ko siya every day, binabasa ko siya ng tubig, dinidiligan ko siya every day para huwag siyang ma-dehydrate. Ngayon, ito yung kanyang dulo. Isang aerial roots din na inalisan natin. So, ito na ngayon siya, guys. Oh. Naging tatlo na yung dahon niya. Tapos meron na rin siyang aerial roots na bago doon. See? Yung puti. So, guys, ito yung wonder ng propagation. So, don't hesitate. Just follow what I'm doing in my vlog and you won't go wrong. Ganyan. So, ngayon, para makita nyo kung ano yung nagiging resulta ng ating pinagputulan. So, guys, ito yung ating pinagputulan.
yung naalaala nyo, dito natin pinutol yung ating itinanim dito. So, hindi ko inalis yung sphagnum moss again kasi may aerial root siya. So, guys, ilan ang binigay niya sa atin? 1, 2, 3. Tatlo yung babies niya, guys, na binigay sa atin. So, see, tingnan mo. Ito ang nagiging resulta ng ating pag-cut sa kanya. Tapos, ito naman, meron na rin siyang aerial roots. So, ang gagawin natin, the same thing, lagyan natin siya ng sphagnum moss dito. And then, pagka na-stabilize, nagiging tatlo na yung kanyang leaves dito, pwede na natin siyang pagka dumikit sa sphagnum moss yung kanyang aerial roots. So, meron pa tayong dalawa. At meron pa rin isa pala dito, guys. Oh. So, ito yung pangatlo. 1, 2, 3, 4. Apat pala, guys, ang ibinigay niya sa atin. So, yan yung nagiging resulta. Meron na akong dalawa doon na naputol natin sa kanya. Meron na naman siyang apat na binigay sa atin. So, happy siya, guys. Oh, look. Ano yung nangyari sa kanya? So, napakaganda talaga, guys. Ito yung wonder palagi na aking nakikita every day. Yung hands of God na binigay niya sa atin na, tingnan mo, sino bang makapagbigay ng kulay ng dahon na ganito kaganda? Napakaganda talaga, guys. Except God. So, kaya I really would like to go into plant propagation, and I wanted to share it with you. In my lockdown here in the Philippines, this is what I find joy in doing it and sharing it with you. So guys, ito naman si Subhastatum, yung pinutol natin doon. So ito na siya ngayon, meron na siyang pangatlong bagong dahon. Yan. So, ito yung nagiging resulta after a month, guys, ng pagputol natin kay Subhastatum. So, nakita nyo, meron na rin siyang aerial root. So, ang anak ay nagbigay na rin ng aerial root. So, hindi pa natin siya pwedeng putulin kasi napakabata pa nung aerial roots. Hindi pa makasustain sa kailanganin niyang nutrients. So, mag-antay-antay tayo. Patience is virtue, guys. So, ito ngayon, yung dulo ng ating Subhastatum na pinutol natin noong February 5. Okay? So, ang ganda, di ba? Hindi ka kaya maging masaya pag ito ang makikita mo. At ito naman ang pinagputulan natin, guys. Ang nanay na Subhastatum. Ayan. So, ito, dito natin pinutol yung ating Subhastatum, at ito ngayon, meron na naman siyang maliit na baby na binigay. So, lahat sila after a month ay nagsuloy, guys. So, ito ngayon, ang ating mother plant, ang gagawin ko sa kanya ay pinapakain ko siya ng maganda. Naglagay ako ng osmocote dito sa, not osmocote, plantacote dito sa tabi, hindi dito sa ano. Kasi yung roots niya, guys, dito pumupunta sa tabi. So, dito natin ilalagay sa tabi. Hindi masyadong marami, kunti-kunti lang. Kasi baka naman mamaya masuffocate, masobrahan ng ating fertilizer. So, mamamatay din siya. Parang tao din. Pag nasobrahan ng pagkain, baka mamaya magka-high blood. Okay? So, ganyan din ang treatment natin ng ating mga tanim. So, FYI lang talaga, guys, ang aking gustong ipaabot sa inyo ngayong umaga, yung aking experience every day in dealing with my plants. I treat them like a human being, na pinupuntahan ko sila every morning, at tinitingnan kung merong nag-yellow na nadahon, kung meron na bang anong mga pangyayari. So, every day yan, pinupuntahan ko sila right after I drink my coffee in the morning, or I drink my coffee in the garden. But most often, ang laman ng aking kamay ay pruning shears. Kasi pag nakakita ako ng yellow leaves, pinuputol ko na.
at meron akong dalang alcohol palagi. Kasi pagka merong, alam mo na, nagka mayroon ng sakit, inaalis ko yung medyo nalalanta kasi palaging umuulan ngayon dito sa farm. Nalalanta yung dahon. So inaalis ko at iniisprihan ko ng alcohol. So palaging ang laman ng aking basket or yung pot, ito yung alcohol ko guys na nirefill ko last night. Ito yung aking pruning shears. Tapos meron din akong scissors. At meron din akong plastic na pangtali ito. Kasi pag minsan ay nakikita ko na hindi maganda yung tindig ng dahon, tinutulungan ko siya. Lagyan ko siya ng barbecue stick at tinatalian para hindi siya makakakuha siya ng strength. Tapos makakakuha din siya ng water para magiging stronger yung dahon niya. Kaya ganito yung ginagawa ko pagka katulad ni Mayuay, bago ko lang siyang inalisan ng bagong seedlings dito, nilalagyan ko siya ng yung parang ano, yung ganyan. So, barbecue stick at nilalagyan ko siya ng tali para tumindig siya ng ganyan at hindi siya magwi-wilt dahil yung nutrients o yung tubig na ididilig ko sa kanya ay mapupunta doon sa dahon. So ngayong umaga, ang ginagawa ko ay para kayo i-update at maging happy sa resulta ng ating ginawa. So hindi kayo matatakot na kasi based on my experience, talaga lang alagaan natin siya ng kunti. TLC, Tender Loving Care, kahit na yung ating mga tanim. So, ganyan lang yung ating gagawin, guys. Itutour ko lang kayo ng kunti dito sa farm. Hindi lahat ng mapupuntahan natin, but then, at nang makita nyo kung ano yung nagiging development, a little development, sa daily routine ko na pagpunta dito. Ito na yung mga aglonema section natin, guys. Ito yun si Red Siam. Dito ko nilagay dati yung ating bromeliads, ano. So, inalis ko ang bromeliads dito kasi naka 70% shade na tayo dyan, yung net na binili ko. So, yan ngayon ang naging resulta ng ating mga aglonema. So, nakalagay na sila dyan. Tapos, meron din tayong anthurium foliads at meron din tayong black velvet kasi kailangan na tempered yung ating black velvet. So, yan. Sa sunod kong vlog, guys, ituturo ko sa inyo kung paano paramihin kasi I only started one plant with this. Now, I have 21. So, tuturuan ko kayo kung paano padamihin at kung paano din siya pagagandahin. So, yan. And collections ko ng mga syngoniums. I have 20 varieties of syngoniums already, which I will share with you one of these days sa vlog. So yan na yung nangyari dito sa farm, guys. So if ever you live here in Davao City, come by. Ito naman ay medyo anuhin ko, aayusin ko dito kasi nandito malalaki na masyado yung aking mga anthurium foliads, no? So, yan. Tapos, hanggang doon na yon. Siguro mga half a hectare na itong na ano ko, nilalagyan ko ng mga bulaklak at net. Alright. So, ito lang muna sa ngayon, guys, ang aking ma-share sa inyo. And, have a happy Monday. So, ito yung aking ma-share sa inyo ngayong Monday. Ngayong umagang ito, guys, and I'm so grateful and thankful to God for another day of my life and for giving me the chance to take care of these plants that what, you know, God has been giving me. And I thank you, everyone, especially those who are following me and subscribing my YouTube channel. Please continue to subscribe, and for those that are not yet subscribing,
please invite, and I do invite you personally to subscribe and learn with me and share what you learn from my vlog. And even if you don't go into a massive production of plants, just for yourself, do it yourself and enjoy the beauty of production, the beauty of reproduction of the flowers that you have with you. And it is, for me, no money can buy with my happiness that I am going through now, and I always give it back to God. So please do click the button, the bell button, so you will be notified with my new video, and the like, and please subscribe. God bless everyone and enjoy.